Isa sa mga attendees natin is always willing to share her little story or her testimony po sa kung ano naman ang nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At this point, may request Miss Mary Ann Antimano to share her little story po doon sa Go Farther. Ayan, so once again, palakpakan po natin Miss Mary Ann Antimano. Hi, so good evening po sa ating lahat. Gusto ko lang pong i-share yung experience ko sa Further and yung natutunan ko na rin. The recent Further conference was a transformative journey that ignited a fire within me to go beyond my limits, to confront the impossible and dream bigger than ever before. All for the ultimate purpose of magnifying the glory of God. The conference instilled in me the belief that with God's guidance, I can surpass my perceived boundaries and achieve remarkable feats. The notion of pushing beyond my comfort zone resonated deeply. Speakers shared stories of individuals who defied odds, broke barriers and achieved the unimaginable, all through the unwavering faith and determination. The conference reminded me that it's when we step out of the familiar that we truly experience God's miraculous interventions. Dreaming big took on a dimension during the conference. The idea that our dreams, when we align with God's purpose, can lead on the amplification of His glory with awe-inspiring. The speakers challenge us to dream audaciously, to envision a world where God's grace shines through our aspirations and to relentlessly pursue these dreams, no matter how impossible they may seem. The conference emphasized that obstacles are not roadblocks, but rather stepping stones towards our divine destiny. It encouraged us to view challenges as opportunities for God to showcase His power and to strengthen our faith. This story shared along with the testimonies of those who have seen God work miracles in their lives ignited a renewed determination to face the impossible with unyielding faith. In the end, the Further conference left an indelible mark on my heart. It equipped me with the conviction that I meant to go farther, to dream bigger, and to glorify God through my journey. Armed with this newfound inspiration, I am excited to embrace the challenges, surpass my limitations, and journey towards the enlargement of God's glory in my life and the lives of those around me. And yun lang po yung may share ko. Ayan, so maraming salamat, Sister Mary Ann Antimano, for sharing your little story or your experience po sa Go Farther Philippines at SMX Convention Center. And of course, live na live pa rin po tayo dito sa COG Aninipan. So at this point, may request Brother Harvey para sa shout out ng ating mga 22 viewers. So once again, may request Brother Harvey De La Cruz for the shout out sa ating 22 viewers. Mr. Harvey De La Cruz. Amen. Good evening everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. And of course, it was indeed a good decision to share the gospel and of course, to inspire other people. At sa gabing ito, gusto ko pong i-shout out yung mga viewers natin via online, yung mga ever supportive viewers na siyang laging sumusuporta sa COG Aninipan and the whole family, starting with Sister Rayla Cristalay Ujano. Good evening, Sister. Kay Ate Asha Eugenio Wisco, magandang gabi po, Ate. Kay Pastor Gani Lantada, he is watching from Canada. Hello, Pastor. Kay Sister Sasha Estrelles. Kay Brother Harrison Manuel. Magandang gabi po. Kay Sister Karil Kaligan. Kay Sister Kayla Kaligan Juan. And of course, kay Brother Genesis Laureta. Magandang gabi po sa ating lahat. Tulad po ng sinabi ni President Jonathan,
sa gabi pong ito, marami po kayong matututunan at may inspire po kayo sa kwentong inyong matutuklasan mamaya. Kaya stay tuned po, magandang gabi and God bless. And sa mga gusto pong tumulong sa gawain namin ito, free po kayong i-approach or mag-donate sa number na isend mamaya sa comment box. Inuulit ko po, sa lahat po ng gustong tumulong sa gawain namin ito, kayo po ay free na mag-donate sa number na isend mamaya sa comment box. Inuulit ko po, stay tuned and God bless. Ayan, so once again, palakpakan po natin Mr. Harvey De La Cruz. Ayan, so tonight po, hindi lang basta-basta programa ang meron tayo. Okay, nabalitaan ko, meron doon pong inihanda ang mga kabataan ng COG Aninipa ng konting salo-salo. And of course, tonight we would like to acknowledge po our host pastor, Pastor Michael Burgos, sa suporta niya for our program tonight. And of course, our youth pastors. Ayan, andyan po, yung mga pastors po natin, andyan po of course, Pastora Senya, Pastora Moschula, and Pastora Jenny Lynn. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa lahat po ng mga nanonood, once again, maraming salamat po sa inyo. At pakishare lang po ang ating live tonight. Sa mga nanonood po sa abroad, hindi ko po alam kung anong oras po sa inyo ngayon. Pero I just want to greet you, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. And of course, sa mga gusto pong magpa-prayer request or yung mga may prayer request po, free po kayong i-message po yung admin po natin, Mr. Elmer Mendoza, or mag-comment po kayo dyan sa mismong live po natin ngayong gabi. Ayan, so alam ko at nararamdaman ko na everybody is already excited doon sa guest natin na magkukwento kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Ayan, so diyan lamang po, huwag po kayong aalis at sabay-sabay po natin pakinggan ang kwento ng kanyang buhay, kung paano binago ng Panginoon ang kanyang buhay sa kanyang pag-aaral, sa mga problema sa kanyang pamilya. Lahat po yan, mapapakinggan po natin mamaya. Ayan, so alam ko, handang-handa ng lahat, but before that, sabay-sabay po natin purihin ang Panginoon. May I now request everyone to please rise. At tayo na po ay magpuri sa ating Panginoon through praise and worship. Ayan, through the leadership of Brother Justin Dapog. Ayan, so maraming salamat po sa ating lahat. Amen. Good evening po sa ating lahat. At inaanyahan ko po sa mga nanonood na sabayan po kami sa pagpupuri ng ating Panginoon. At kantahin po natin ang kantang Mahal na Mahal Kita Panginoon. Sa iyo kay buti ng Diyos.
sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng lundag at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalakpak ang kamay, itaas at ikaw ay sabayan mo ng lundag at sumayaw sayaw. Ipahayag mo kapatid na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit at sayaw at papuri para sa Diyos. Pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagat. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho, may awit at sayaw at papuri para sa Diyos. Atid ng pusong pinagpala niyang lubos, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ang papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Oh, hallelujah, Lord. Yes, Panginoon. Ang aming mga awit, Panginoon, ay sa'yo lang. Ang aming mga papuri, Panginoon, ay sa'yo lang, Panginoon. Oh, hallelujah, Jesus. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian.
kaluwalhatian, bubuong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa at ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa at ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, tinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo, O Yes Lord, we worship You and glorify Your holy name, Panginoon. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na inyong ipinagkaloob sa amin upang kayo ay purihin namin, Panginoon. Lord, dawatin mo kadikan ka, Apo Diyos, nga di Espiritu Santo, Panginoon, itagaraw mo, nagtitinggaan mo, itatangarabi, Panginoon. Lord, just repeat you, isa ka din magkakada kami, Lord. I-bless mo, Apo Diyos, nagiti mo, Osar, Panginoon. Manipot ipagrugyan, Apo Diyos, paglipasan na i-bless mo, isa repeat you, Panginoon. Lord, victory, tipay mo kata kami, Panginoon, Panginoon, kasamot na kita agbibuya, Lord. I-bless mo iso na, Panginoon, kat Lord, adupay na kita agbibuya, Panginoon, adun na kita mabless, Panginoon. Bain, Apo Diyos, itaramid mo yung tatang rabi, kat Lord, agyaman kami muna, iti kinaimbag mo, agyaman kami, Apo Diyos, ken ka. Kat Lord, isublimi ken ka, Apo Diyos, tingaton adayaw, iti gloria kang panagyaman, in Jesus' name, Amen. Hallelujah! Sa lahat ng mga nabablessed, or lahat po ng mga nabless, pakicomment po ang Praise the Lord dito po sa ating comment section. Ayan, sinuulit ko po, lahat po ng mga nanonood na nabless sa ating praise and worship, pakicomment po ang Praise the Lord doon po sa comment section po natin. So alam ko po, lahat tayo ay handa na para pakinggan ang kwento ng kanyang buhay, ang ating guest ngayong gabi. So ladies and gentlemen, welcome to A Christiano, hashtag The Voice of Truth, the heartfelt talk show where we explore the incredible faith stories of everyday Christians around the world. So sa lahat po ng mga may gustong i-share ang kanilang kwento ng kanilang buhay, buhay Kristiyano, ayan. So welcome na welcome po kayo dito sa Church of God Aninipan every Friday at 8 o'clock in the evening. So inuulit ko po, lahat po ng mga gustong mag-share ng kanilang story or kwento ng kanilang Christian life, welcome na welcome po kayo dito sa Church of God Aninipan, Flora, Payao at 8 o'clock in the evening every Friday po yan. So this is our first night. Ayan. So sa lahat po ng mga may prayer request, ayan, pakilagay lang po, paki-comment lang po sa ating comment section dito sa side na to, sa inyong mga computers, nasa side po dito sa my left side. Ayan, so sa mga nagagamit po ng kanilang mga cellphone, paki-comment down lang po yung mga prayer requests you po tonight. So on to this show, we have a powerful guest and has a unique story and has our unique story of her life, faith has transformed her life from overcoming adversity to finding salvation through love and forgiveness. So get ready to be inspired. So at this point, may I ask once again Mr. Harvey De La Cruz for this shout out sa ating mga viewers. Ayan. Amen. Hello po ulit sa inyong lahat. Sa lahat po ng nanonood, inuulit ko po, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat for joining us tonight. And of course, hello po kay Sister Lorraine Joy Abig. Thank you for watching, Sister. Also, Sister La Arnie Abig. Hello po.
from Peña Blanca, ayan. Kay Sister Jobby Nenet Agkawili, hello po ate, kay Pastor Senya. And of course, our ever-supportive Pastor, Pastor Michael, hello po, Pas. And kay Sister Frances Marieta, good evening, Sister. Kay Sir Brian Arellano Paggabaw, hello, Sir. Kay Sister Chelsea Corpus, hello, Sister. And kay Sister Arsene Ramirez Lara, magandang magandang gabi po. At inuulit ko po sa lahat po nung gustong tumulong sa aming live sessions, feel free po na mag-send ng donation sa number na naka-indicate sa my comment section. Ayan. Stay tuned and God bless po. Alright, so once again, thank you very much, Mr. Harvey De La Cruz, sa pag-shout out ng ating ilang viewers na ba? 31 viewers po. So maraming salamat po sa 31 viewers po ngayong gabi. And inuulit ko po, kung may mga prayer request po kayo, please comment down below lang po or paki-message lang po ang ating pastor or kahit sino sa mga pastors ng COG Animipan. And of course, we are always willing to pray for you po. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayong gabi. And of course, without any further ado, my dear brothers and sisters in Christ, our first guest today is Miss Ria Lynn, who will share her inspiring testimony of her faith guided her through a challenging time in her life. So, my dear brothers and sisters in Christ, help me welcoming our first guest, Miss Ria Lynn Burgos. A round of applause, please. Ayan, so nandito na po ang ating first guest and magbe-birthday din siya ngayong gabi. Ayan, so meron po siyang pa-dinner siguro mamaya. Ayan, so please take a seat, Miss Ria Lynn. Okay, so kumusta naman si Miss Ria Lynn ngayong gabi? I'm so blessed po and sobrang napaka-grateful po ako sa Lord kasi grabe yung mga ginagawa niya sa buhay ko. And kung i-describe ko po yung buhay ko ngayon is, I am beyond grateful for the Lord po. Ayan, so handa ka na ba sa mga magagandang tanong ngayong gabi? Handa na po, Kuya Paz. Okay, so narinig po natin lahat na si Sister Ria Lynn ay handang-handa na pong i-share ang kanyang testimony, ang nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay, so your first question, Miss Ria Lynn, can you please tell us about the journey that led you to discover the true meaning of love and forgiveness? Ayan, unang question, love and forgiveness. So bago ko pa sagutin yung tanong mo, Kuya Paz, gusto ko lang po ibati yung mga viewers po natin. Maganda gabi po sa lahat po ng nanonood. Continue po na manood po kayo, continue to share and comment po sa live na ito, and we are asking po na for your support and sana po ma-bless kayo. Hindi po sana, I know for God's glory. I know po for God's glory. Ma-bless po tayong lahat ngayong gabi. So yung tanong po ni Kuya Paz, paano po yung naging journey ko through sa love and forgiveness. So yung kini-consider ko pong Kuya Paz, nag-led sa akin kung paano ko po nahanap yung totoong meaning ng love and forgiveness is dahil lang po din sa nangyari sa family namin. Why po, my life has been an open book po sa lahat, and we know po na galing po ako sa broken family. Yung mama ko, papa ko separated, na lumaki ako na walang magulang sa tabi, lumaki ako na wala sila sa tabi ko. And yun po yung nag-push sa akin, yun po yung nag-lead sa akin na mahanap ko po yung totoong meaning ng pagmamahal and forgiveness. Kasi dahil po sa pangyayari na yun is, doon ko po, hindi ko ma-imagine kung bakit
walang galit sa puso ko, walang nakatagong sakit ng loob kasi mostly Kuya Paz is yung mga ganitong may klaseng situation is may galit sila sa parents nila or sa papa nila kung sino man yung may kasalan. But I thank the Lord kasi sa sitwasyon na meron ako is sinuruan ako ni Lord kung paano magmahal, kung paano mag-forgive, and it is something that I am very proud of for the glory of God. Ayan, so alam ko sa kwento mo maraming nakaka-relate kasi hindi lang naman ikaw yung nasa sitwasyon na yan. But my question is, how does it feel na alam ko malapit na naman ang Pasko, di ba? So napakaganda yung kwento mo kasi sabi mo kanina wala kang galit. Yun siguro dahil may takot ka sa Panginoon, andyan yung faith mo. Pero my question is, how does it feel na mag-celebrate ng Christmas or New Year? Alam mo naman na pag Christmas, alam naman natin lahat yan, na dapat buo ang pamilya. So how does it feel na mag-celebrate ng Christmas na wala yung tatay or wala yung nanay? So honestly speaking, Pas, syempre it is very sad kasi sa totoo lang po is mula po nagkamulat ako is wala po akong natatandaan na memories na kasama ko si mama ko and si papa ko or sa Pasko or sa New Year or sa every birthday ko, wala akong alaala na kasama ko sila. And ngayon magpapasko na naman, parang every time po na nagpapasko, parang nasa sad talaga ako. Parang nandun na naman yung, bumabalik na naman yung mga what ifs ko. But kahit ganun po is I am sobrang grateful, sobrang thankful pa rin po ako kasi alam kong nandyan palagi si Lord and my Abba Father ako na laging nagmamahal po sa akin. Okay, so I would like to congratulate you for that. And of course, alam po natin lahat that ang Panginoon po, sa Kanya lang talaga natin mararanasan ang tunay na ano tawag dito? Yung tunay na parang yung still. Okay, just continue to be still in the presence of God. And I believe na ang Panginoon po is always willing to be a father and a mother to the fatherless and a motherless. Sabi mo kanina, wala kang galit sa puso. Okay, so how did your faith influence your decision to forgive? So alam ko naman na forgive mo na yung mama mo at saka yung papa mo for that situation. So how did your faith influence your decision to forgive? So, ano po, Kuya Paz? Having faith founded in Jesus Christ helps me a lot to overcome those challenges, to overcome yung mga ganong sitwasyon sa buhay. Yung pananampalataya po ako na meron sa Panginoon, yun po yung nagpupush sa akin para maging matibay. Yun po yung nagpupush sa akin na mag-move forward kahit ano pang mangyari. Yung faith po na naka-founded kay Lord, yun po yung nagmo-motivate sa akin na life must go on, na life must continue kahit ganun po yung mga nangyayari. And yung faith ko din po na yun, yung laging nagpapaalala sa akin na even in the story of brokenness, amen, makaka-inspire ka pa rin, makaka-motivate ka pa rin dahil sa tulong ni Lord. Yun po, Kuya Paz. Okay, so marami pa po tayong malalaman tungkol sa buhay Kristiyano ni Sister Rialyn. But for now, mayroon po tayong special number na ibibigay po sa atin ni Mr. Harvey De La Cruz. So abangan po natin sa pagbabalik ng Kristiyano, hashtag the voice of truth, ang karugtong ng kwento ng buhay Kristiyano ni Sister Rialyn Baptista. Amen. And speaking po of still sa kwento ni Sister Rialyn kanina, magbibigay po kami ng kantang may titulong Still.
will be still, though you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the floods, and I will be still, know you are God. And so once again, thank you very much, Mr. Harvey de la Cruz, for that wonderful song. Sabi po sa kanta, the title of the song is Still. Ayan, so napakaganda po ng message ng kanta ni Mr. Harvey de la Cruz. So once again, Mr. Harvey de la Cruz, maraming maraming salamat. And once again, welcome back to Chris Channel, hashtag The Voice of Truth with Sister Rialine Burgos. Okay, Sister Rialine, kumusta ang feeling mo ngayon? Kumusta ang feelings ni Rialine ngayon? Feelings po, pas, ano feelings pa? Yung nararamdaman ko ngayon or? Yes, yung nararamdaman mo ngayon. Or kumusta naman ang puso ni Sister Rialine ngayong gabi? Well, ngayong gabi po, Pas, is parang nag-pre-process ko pa lang, na sinisink in ko pa lang sa mind ko na ako po yung first ever guest dito, and I'm very grateful for the Lord talaga. And yung puso ko po, of course, yung heart ko is, it is whole, and andun ako sa stage ng life na there is peace, and contento ako, na punong-puno ako ng pagmamahal na galing sa Lord, and dahil din sa pagmamahal na nare-receive ko sa mga napaka-supportive kong friends, and of course, dahil po sa pagmamahal ng Youth Empowered Aninipan. Ayan, so for the information of everybody, Sister Rialine Burgos is a third-year college student of ESAP. Tama ba? Ayan, taking up Bachelor of Science in Psychology. So, paano mo naman napagsasabay yung pag-aaral mo at sa ministry mo sa Panginoon or sa ministry mo sa home church mo? Well, Kuya Paz, glory to God, kasi kapag pumapasok, kapag nandun na ako sa boarding, kapag nandun na ako sa school, is syempre hindi katulad ng natin dito na in charge ako sa worship team. Syempre kapag nandun, nakiki-church lang ako, hindi ako makapasok sa walang ministry, ganun ba? Nag-o-offer naman sila, pero kasi yung araw ng practice, yung mga technical classes is may kasabay naman na klase ako. But I'm very grateful for the Lord, kasi every time po na umuwi ako dito is hindi ko pa po nasasabi na kung kailan yung date na uuwi ako. Mamaya nagsisend na sila ng schedule kung anong day ako magagamit, anong Sunday ako maglilid ng worship. And glory to God po, kasi kahit busy sa school, madaming gagawin, is patuloy pa rin pa akong ginagamit ni Lord as salt and light po sa mundong ito. So alam nyo talagang itong si Sister Rialine, isa sa mga hinahangaan ko na kabataan ng Aninipan, ng COG Aninipan. Kasi, ayan, so for the information again of everybody, nasa Tugiga raw na po siya for her studies. Pero nung nalaman niya na siya pala ang first ever guest ng ating talk show ngayong gabi, talagang umuwi po siya just to attend. At saka, ayan, so alam ko lahat po ng mga students there, be inspired na hindi rason yung pag-aaral ninyo para hindi ninyo magawa yung ministry po ninyo sa mga home church po ninyo. And I would like to encourage everyone to join or hanapin ninyo yung ministry nyo sa mga churches ninyo, kasi ibibless, lalong ibibless talaga kayo ng Panginoon. Kahit nag-aaral kayo, if you have time or if you are always willing to be used by God, ayan, wala po tayong sayang or wala po tayong lugi. Because when we dedicate or when we give back our talent sa Panginoon, talagang mas bibigyan ka pa ni Lord ng talent. Tulad ni Sister Rialine. Ayan, so talagang pinagpapala po siya ng Panginoon. At saka nararamdaman ko na wala pa rin
tila or tigil ang pagpapala na binibigay ng Panginoon sa kanya. So last question na po tayo. So kumusta po si kumusta na kaya si Sister Rialine in the ministry 4 years from now? Okay? So ulitin ko, 4 years from now, kumusta na kaya si Sister Rialine in the ministry? Alam ko po na by grace and mercy of the Lord, yung 4 years po na yan, Kuya Paz, is makakagraduate na ako, and I'm declaring na that 4 years is makukuha ko na yung pinag-prepare ko na license. And alam ko sa 4 years na yan, marami pang gagawin si Lord sa buhay ko, na sa 4 years na yan is mas gagamitin pa niya ako, na mas mag-upgrade pa yung ministry ko, na mas mag-level up pa po yung level ko sa ministry. And alam ko po na sa 4 years na yan, Kuya Paz, is hindi na lang po ako nakatayo dito na magagamit, but I declare that by that 4 years is makakapagbigay na din ako para sa church, makakatulong na din ako sa ministry financially for the glory of God po, Kuya Paz. Praise God. So napakaganda po yung narinig natin na testimony ni Sister Rialine. So congratulations for that, Sister Rialine, and maraming salamat for sharing po your story dito sa ating talk show, hashtag Christiano, hashtag The Voice of Truth. So bago po natin lubusang magpaalam sa ating show tonight, mapapakinggan po natin, or meron po tayong mapapanood na song number by Mr. Justin Dapog. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanggal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di Jesus, sa'yo ang kapurihan,
kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanggal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Okay, so maraming salamat, Mr. Justin Dapuk, for that wonderful song. So, syempre, hindi naman natin pwedeng palampasin ang pagkakataong ito na i-greet ang ating guest. Kasi, it's her... How young are you? It's her 20th birthday. Ayan, so may I request all or everybody to please rise and let us sing the song, the birthday song for our guest, Miss Rialyn Baptista. Happy birthday. Okay, sa lahat tayo. And of course, hey! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Everybody sing, may the Lord God bless you. May the Lord God bless you, may the Lord. So once again, Miss Rialyn, happy, happy birthday. So at this point, may I request the president of the Youth Empowered to for his message sa ating birthday celebrant. Unang-una pa sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binigay niya po ang isang Rialyn sa church na ito para mag-lead sa mga congregation. Amen. Ate Rialyn, happy, happy birthday. We are so blessed bilang part ng Youth Empowered. Sobrang nabibless po kami sa buhay mo, ginagamit mo para sa Panginoon. Amen. At naway gamitin mo pa ng mas mahigit pa para sa Panginoon. Amen. Best wishes. God bless you. At mag-aaral ka ng mabuti. Amen. Okay, so maraming salamat, Mr. Jonathan Lara, our Youth Empowered Aninipan President. And of course, we would like also to welcome the brother of our first guest, Mr. Justin Ray Dapog. Ayan, so palakpakan naman natin Mr. Justin Dapog. Have a blessed birthday to my sis. Sa pinakamagandang ate ko po, happy birthday. Siguro nga, bibilan mo na ako ng cellphone yan. Masasabi ko lang sa'yo, ate, mag-aral ka ng mabuti kahit malayo sina mama at papa sa atin, kahit
wala sila na magagabay sa atin. Stay strong kahit na malayo sila. Pray lang tayo kay Lord. Dadating din yung araw na magkakasama tayo. Alam ko mahirap ang walang magulang sa tabi natin. Alam ko mahirap yung walang susuporta sa iyo sa tabi mo kapag may mga award ka ganon. Alam ko mahirap pero pray lang tayo kay Lord. Dadating din. And alam ko lahat ng mga panalangin natin na gusto makapagtapos. Alam ko lahat yan dinidinig ng ating Panginoon. And I'm so blessed na ikaw yung naging kapatid ko. Kahit na minsan nag-aaway tayo, kahit na ayaw mo kong bilhan ng cellphone. And mahal na mahal kita ate, I love you. Wow, na-touch naman ako doon, naiyak ako doon sa message ni Justin. Alam niyo mga kapatid, talagang blessed talaga ako sa magkapatid na to, na kahit ano yung sitwasyon na hinaharap nila, they are still holding on doon sa Panginoon, na kay God pa rin nakaangkla talaga yung faith nila. Ayan, so thank you very much Justin sa napakagandang message mo sa ate mo. Ayan, so nagtago na. Nandun na, tinuloy niya yung emotion niya. And of course, ang masasabi ko lang sa inyong dalawa, continue to serve the Lord because with God, nothing is impossible. Ayan, so yung mga hinaharap ninyo ngayon, yung mga pagsubok or trials, just commit it unto the Lord. Ang Panginoon is always nakakita or nakatingin sa mga puso ninyo kung paano nyo binibigay sa Panginoon yung mga pagsubok or yung mga nararamdaman ninyo or yung mga naranasan ninyo sa inyong mga buhay. And of course, I would like also to take this opportunity to greet Miss Rialyn. Ayan. So continue to be a blessing to your family and of course, an inspiration to the young people. At this point, may I also ask or may I also request one of our youth pastors, Pastor Elmer Mendoza, for his message. Mga nanonood po ngayong gabi, maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung ilang viewers. Ayan, meron po tayong 29 viewers na nag-stay. So, palakpakan po natin one of our youth pastors, Mr. Elmer Mendoza. Wow, birthday na birthday. May flower. Happy birthday, Rialyn. Yaman kami ta naging part ka iti ministry ni Apo. Dito'y aninipan kut. Sobrang mable-bless kami, di pa nakaaramat mo, nanipod pa, hindi na nararamat kan kat talagang agis stand out ka ti kabataan. Kan kastamot nga talagang agbalin ka nga ilaw ti kabataan, uri di skwela yo, kan malagip ko di pinaglalive tema ni din kat talagang si kayo, di kiti araramat ni Apo. Thank you, happy birthday and more blessings kan DJ kararag ni Justin nga akikita kayo nga sa nga pamilya, hanlang nga DJ kikita. Kumano, diket DJ, may sa kayo nga Almighty Church. Amen. Good. Happy birthday. The Lord bless you and keep you. Ayan, so thank you very much, Mr. Elmer Mendoza. Okay? So pakinggan din naman natin, of course, yung nakahawak ng cake. Mr. Harvey De La Cruz, kanina pa yan naghihintay. Apehan mo, tsakon ko na. Okay, so Mr. Harvey De La Cruz. Amen. Kaya't kumot i-greet at nakadungdungo kabsat mi
Kung sa balin, Sister Yelen, iti panawasar na apot, ipinagbiyagit ang kasta, may inspirti sa balin nga tao, personally, siya, iti first time ko may di church, mapapalak, no, kasanuda nga, nakangkar, I fear da, how they were able to sing in front of many people, kung nakat, one day, makadwag to misudan, and, God is good, na meet namin yung time na magkasama na kami sa ministry, and I'm very grateful na ginagamit siya ng Panginoon na inspire kami and sometimes ilid kami, at doon ako lubusan ko pasalamat sa kanya and for making her the vessel of blessing ng Panginoon, dahil may witness ko rin sa minsan yung mga goodness niya na sinishare niya yung mga blessings niya sa buhay, and masabi ko lang, mag-alala kang mabuti, malayo pa pero nakalayo ka na. Happy birthday and God bless. Thank you very much, Brother Harvey De La Cruz. Ayan, so, last na magbibigay ng kanyang message is Mr. John Lloyd Tagaban. A blessed birthday, ate. Happy birthday. Itultuloy mo ti agserbigan niya. Itultuloy mo ti agserbigan niya, Apo Diyos. Ta adu dagiti mableblis iti panagserbim ko niya, Apo Diyos. Kut niya, Apo Diyos, di mangitad ti at aduping mga blessings kanyam. Niya, Apo Diyos, di mangisuglipay kanyam iti adu nga pigsa, salun at kirid mo iti panagbiag. Kut isunat agtultuloy nga mangbendisyon kan mangitid ti adupay nga tawen kanyam, ate, ket itultuloy mo tag-serve kanya na itultuloy mo ti si papasnek nga agbasa tapno makatulong kan tumet no makatulong kan tumet di Dewey Church. So, amen. Ket happy birthday, ate, blessed birthday. Yan, so thank you very much, Mr. John Lloyd Tagapan. At ngayon pakinggan na natin ang mensahe mula kay Miss Rialyn Baptista. So, unang-una po sa lahat, maraming salamat po. Hindi ko po tayo na-expect. Hindi ka na-expect na hindi ka kamsat. And I'm really grateful for the Lord kasi tamat iti Youth Empowered Family. Manipod pa'y iti nagbalinak nga, naisalinak and itipunak iti familia iti Youth Empowered. Nagdakkel isuda nga tulong, nagdakkel isuda nga blessing. Blessings iti panagbiag ko. Iti panagdalyasat ko kas maysa nga anak ni Apo Dios as a Christian. Dakkel talaga iti tulong da no apay nga dadtoy nak itatta, no apay nga kastoy iti panangararamat ni Apo Dios kanyak. Sila po yung isang rason kung bakit nandito po ako sa katayuan na to, and forever, lifetime ko pong babaunin lahat ng memories at lahat ng mga magiging memories pa po ng nakasama po ang Youth Empowered. And my prayer is nagtultuloy kami nga agserve kini Apo Dios nga agkakadwa as one family, as one body of Christ. Agtultuloy mi nga ipagna, agtultuloy mi nga ilaban iti plano ni Apo Dios kadagiti agtutubo. Plano ni Apo Dios iti biag di tumunggal may sakit, iti kararag, iti pusok, iti dayti nga gundaway, agtultuloy nga agserbi kami nga may-maysa para ti pakailawaan iti trabaho ni Apo Dios iti dayti nga lugar, kun iti sabsabali pa'y nga lug-lugar. Thank you so much po. To God be all the highest glory. Ayan, so thank you very much, Sister Rialyn, for sharing your life story po dito sa ating Christiano show, hashtag The Voice of Truth. Alright, so that ends our program. Praise. Yan. So of course, hindi natin palalampasin itong pagkakataong ito na uuwi na lang ng basta-basta si Miss Rialyn. Ayan.
So nag-request po sila na magbibigay po siya ng isang awitin para sa atin and of course for the glory of God. Sister Ria Lynn. Praise God. Ala, hindi po ako nag-practice. Goodness of God, kasi tong kanta po na to yung nagpapatunay na napaka-faithful po talaga ng Panginoon. Anumang mga sitwasyon, anumang mga haharapin natin, anumang mga daan ang lalakaran natin, God is always there and God is always faithful to His children. Amen. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Thank you very much to our guest, Miss Ria Lynn Baptista.
And of course, sa lahat po ng nanood at sa mga nanonood pa ngayong gabi, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Every Friday po, live po tayo dito sa Church of God, Aninipan, Flora, Apayao. So inuulit ko pa sa lahat po ng mga gustong magkwento ng kanyang buhay, you are always welcome po. The door of our church is always welcome to have you and share your life story para po sa ating Panginoon. So to close us in a word of prayer, once again, may I request our birthday celebrant, Miss Rialyn Baptista, to close us in prayer. Okay? Siyempre, yan. Lubus-lubusin ka na namin kasi babalik ka na naman sa Tugigaraw for your studies. Amen. So closing prayer na po tayo. Kantahin po natin yung give thanks and then magpo-proceed na po tayo sa closing prayer. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because He's given Jesus. Salvation, Apo Diyos, iti tunggal biyag. That Lord, agya
Agyaman kami, Apo Diyos. Agyaman kami, Kenka. Agyaman kami, Apo Diyos. Sa italaing di maibagami. Agyaman kami, Diyos. Sa amin, kinaimbag mo. Agyaman kami, di kinasyasinom nga Diyos. Agyaman kami, di kinamatalek mo nga ama kadagiti biyagmi. Agyaman kami, kadagiti sa amin nga bendisyon. Kadagiti sa amin nga ar-aramidom, Lord God. Apo Diyos, agiti Apo, di dawat, kinkarkararag mi, Kenka. Apo Diyos, hindi tayo tingagundawin na adaman, Apo, at kasapulan ti panakaagas. Lord God, we declare healing right now in the mighty name of Jesus. At kasapulan ti panakaisalakan, Lord, isalakan mo. Ikonovig mo iti biyag na kasapulan, Apo Diyos, ti wayawaya. At kasapulan, Apo Diyos, iti pang-motivate, Lord. Itid mo nagtis sa o mga mangtatipiksa. Mangtad, Apo Diyos, iti courage, iti biyag mo iti dahi tingalubong. At Lord, agito yung Lord nga rudin, Apo Diyos, idawat kan kararag mi. Paselwan mi ken ka, and we bring back all the highest glory, praises and adoration in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so maraming maraming salamat po sa ating lahat. Sa mga live audience natin na nasa church, wala po unang uuwi. We still have second part of this our activity tonight. So wala pong uuwi yung mga live audience po natin. And of course, sa mga nanonood po, maraming salamat po once again po sa inyong lahat. And see you again next Friday at 8 o'clock p.m. dito lamang po sa Church of God World Missions of the Philippines Incorporated Animipan Facebook page. So once again, maraming salamat and good evening po sa ating lahat.